Okay. Nakikita naman po. Nakikita po. Yes po, sir. Yes okay, po, so, sir. Okay, so start tayo dito kay number one, part one. So Valdez Mug Company manufacture plastic mug that sells the wholesaler to wholesalers for 4 peso each. Variable and fixed costs are as follows. Valdez Mug produce and sold. Produced and sold. So gamit ako ng blue ink. Ay, black na lang. Sorry. Produce and sold. Teka. 10,000 cups during April 2019. No beginning, no ending inventory. Guys, importante to ha. Anong sabi sa CVP assumption? Sorry. CVP assumptions. Dapat no change in inventory. Okay, nandun po yan sa lecture. So letter A, determine the break-even point in units. So please remember, so I will write it here. Kapag sinabi natin ang inahanap po ay break-even point in units, ang lagi po natin titignan ay yung ating CM per unit. Kapag naman po break-even point in pesos, in dollars, or in any monetary amount, CM ratio. Okay? So dito, break-even point in units. So ano kailangan? CM per unit. So hahanapin natin 'yan paano. So selling price minus variable cost. So variable cost is already been given here 2.2. So 1.8 ang contribution margin. So contribution margin per unit and CM per unit. Okay? Sir, nakalagay dito sa manufacturing, merong direct materials, may factory overhead, pero may selling and admin. Okay lang yun. Kasi ang usapan dito sa break-even point, sa contribution statement, whether or not yan ay product cost or period cost, as long as variable cost siya, kasama siya dito sa unit variable cost. So therefore, 14,000, nasan yan? Ito, fixed cost per month. 14 divided by 1.8 is 777.78, or simply kung ibubuo natin yan kasi wala namang units na kulang-kulang, no, wala namang 0.7 na units na nabebenta, 7778 or 7778 units. Okay, so sige, na letter B tayo. If the monthly sales increase by 500 cups, what will be the change in monthly profits? So pag ganito class changes, pwede natin gamitin directly yung CM per unit. Per unit. So 500 times 1.8900. Yan na yung increase in monthly sale. Sir, bakit ang ano, parang ang simple lang ng solution? Okay, the reason is that, okay, naalala nyo ba sa lecture last time, any increase in units na nabibenta mo, ay may equivalent na increase din yan sa unit contribution margin. Kung nadagdagan ng 500 ang benta mo, madadagdagan yan ng 1.8. Okay? So 500 times 1.8 is 900. The answer is 900. That is the increase in the monthly profit. Letter C, if Valdez Mug is now subject to an income tax of 40%, what dollar volume sales is required to earn a monthly after-tax net income of 12,000? Okay. So anong ginawa dito? In-apply natin yung formula. So technically, pa-work back to. Kung meron kang 12,000 ng after-tax, kukunin mo yung before-tax. Okay? Paano mo kukunin yun? I-divide siya kay 0.6. Okay, any number divided by the ratio of itself will give the 100%. So yung 20,000 na to, this will be the before tax. Okay, income. Contribution margin percentage. So nakuha na natin yun, 45. So para makuha yung contribution margin percentage, pwede naman po yan guys na per unit. Okay? Pwede yung per unit. So 1.8
divided by 4. Ito yung CM per unit, yung 4 yung selling price. Pwede pong ganyan, 45. And then you add the fixed cost and the before tax divided by 45% is 75,556. That's the answer for letter C. Okay? May mga tanong po ba? Are there questions? Are there any questions for problem A? Okay, medyo straightforward siya kung ano yung na-discuss before. Yun din halos, in-apply lang din natin. Okay, punta tayo kay problem number 2. Okay, so ito yung ating problem number 2. Sige. Compute the break-even point in pesos. So, Forest Company product sells for 16 pesos and a variable cost of 12, fixed cost is 120. So, for this one, guys, sabi nga natin kanina, kapag break-even point in peso ratio, pag in units, CM per unit. So, dito, break-even point in peso, kailangan mo yung unit, ay yung ratio. So, how do we get that? Yung selling price and variable cost, 16 minus 12, ilan to? 4. So, 4 over 16 is 25%. Ayan na po yung CM ratio. Okay? Ayan na po yung CM ratio. And therefore, yung 120 divided by 25% will give you 480, which is the break-even point in peso. Okay? Yung break-even point in peso. Letter B, compute the number of units must sell in to earn 30,000 profit. So dito, to earn 30,000 na profit. So anong gagamitin natin dito? Target profit analysis. So in applying that, so i-apply natin siya, 120 fixed cost plus yung target profit na 30%. In-explain ko na guys last time. Okay, balikan nyo yung lecture, in-explain ko na kung bakit ganyan yung formula. Okay, divided by 16 minus 12. Bakit 16 minus 12 or 4? CM per unit. Kasi ang hinahanap, number of units. Okay? Therefore, 37,500 ang ating number of units to earn 30,000 profit. Okay? Letter C, Forest has a target profit of 36 and expects to sell 30,000 units. Compute the selling price Forest must charge to earn the target profit. So technically dito class, i-work back natin. Hahanapin yung selling price. So 120, tignan natin yung solution dito. 120 plus 36,000, okay, divided by 30,000 plus 12. So bakit ganyan? Ipakita natin ngayon yung ating contribution statement. Sales variable cost, CM, fixed cost, net income. So, anong sabi niya? Gusto niya magkaroon ng 36,000. Sa letter C to ha. Fixed cost, 120. I-work back natin yan. 156 na to. CM. Okay? CM 156. Now, si CM na 156, i-work back naman natin ngayon yung selling price. So, i-divide natin yan saan? Sa 30,000. Dahil yun yung number of units na gusto nating ibenta. So 156,000 divided by 30,000. 5.2. Ito na yung gusto natin, yung target na CM per unit. Then lalapatan natin yan ng variable cost na 12. Okay? Pinaakit lang natin siya. 5.2 yan, ito 12. Tapos work back pataas. 17.2 will be the selling price. Okay? Then for letter D, Forest wants to keep its selling price at 16 per unit and earn a 10% return on sales. Calculate the number of units Forest must sell to meet the target.
So ito yung ating formula dyan. Gusto niya magkaroon ng magbenta ng may selling price na 16. Ang inaanap dito, ilang units ang kailangang ibenta. So gamitin natin itong formula na to. Scrutinize natin. Sales, variable cost, CM, fixed cost, net income. Ngayon, ang fixed cost natin ay 120. Anong sabi niya? Gusto niya ng 10% return on sales, 10% sa net income. Okay? Si sales, 100% yan. So, nasusundan. Ngayon, what will happen is, kunin natin yung CM ratio. Ilan ba yung CM ratio? 25%. 25 to. So, yung fixed cost, ilan na yan? Ilang percent yan? 15. So, 120 divided by 15. Teka, calc. 120 divided by 15%. 800,000. Yan na yung 100%. Pero, ang hinahanap dito, ilang units? Eh, gusto niya, ibebenta niya yung 800,000 sales na yan sa 16 pesos lang. Divided by 16. Hindi, 50,000 units ang sagot. Okay? So, ayan yung ating solution for that. May mga tanong po ba tayo for problem number 2? May question po ba? Sir? Opo. Sir, ask ko lang po yung sa 15%. Saan po siya nakabase? Sa sales pa rin po. Oh, okay. Ang logic kasi ni contribution statement is that lahat ng mga to, kukunin natin yan kay sales eh. Diba? Yung sales, gagamitin to cover the variable cost. Matitira si CM. Ngayon, si CM, gagamitin to cover the fixed cost. And fixed cost, pag may natira, net income. So kung titignan natin siya, ang 100% nung amounts na yan ay yung sales. Lahat yan ang galing kay sales. Okay, kaya ganito yung formula niya. At kung in-illustrate natin siya using the contribution statement, ganito ang itsura niya. So, kaya na-justify yung ganitong formula kasi ganito siya. Yung 25 na CM natin, minus 10% yung gusto niya na return on sales, 15% yung fixed cost. And any number divided by the ratio of itself, magiging 100. So 120 divided by 15%, 800,000. So yung 800,000 na yan, yun yung gusto niyang sales. And then after that, gusto niya 16 pesos. So divide niya yan sa 16. 50,000 units ang ibebenta niya. Na-gets ba? Nasundan? Yes po, sir. Okay. Thank you. Any question pa? May tanong pa? Wala. Sir? Opo, opo. Yes. Clarify ko lang po, saan po ako 25% sa CM? Ano ulit? Sorry? Yung 25% po ng CM. Actually, na-compute natin kanina, ito. Same lang naman yung ano eh. Ito pa rin naman yung given eh. So, 16 minus 12, 4. Yung 4 na yan, yan yung CM per unit. Ngayon, kung kukunin mo naman CM ratio, 4 divided by 16. Ratio ni CM kanino kay sales. Pwede siya guys ha, in total and in per unit. Okay? Pwede siyang in total, pwede siyang per unit. Same lang ang makukuha mong CM ratio. Nasagot ko ba yung question? Yes po sir, thank you po. Okay. May tanong pa before we go to part 3? So mukhang wala naman na. So punta tayo kay part 3. Ito pala, nakita ko si Jian, mukhang may sipon. Okay? So get well, Jian. So dito tayo kay part 3. The following is Arcadia Corporation contribution format income statement for last month. The company has no beginning or ending inventories, produced and sold 20,000 units during the month. What is the contribution margin ratio? So, tignan natin dito, class. Dito, naka-total. 400,000 divided by 1.2.
33, technically 33.33%. Yan yung CM ratio. Kanina sa part 2, per unit pwede. 16 minus 12, 4. 4 over 16, 25. Pareho lang po yan. Okay? Pareho po yan ang lalabas. What is the break-even in units? So kapag in units tayo, tandaan na CM per unit. Sir, paano kukunin ang CM per unit dyan? Tandaan natin, class ha, ang sales variable expenses and contribution margin is directly related to the number of units sold. So, kung kukunin mo ang CM per unit, that will be 400,000 over 20,000. Ilan yan? 20. Okay? Yan na yung CM per unit. Okay? As you can see, ayan, naka-equation format. So, pwede naman natin yan i-formula. Formula way. Formula approach. Ano ba yan? Break-even units. So, fixed cost 300,000 divided by 20. CM per unit, that will be 15. Thousand. Yan ang sagot natin, 15,000. That's the break-even in units. Okay, so nakita nyo dito, pareho namang pinakita yung ating formula approach at yung ating, yung ating letter A, yung equation approach, at B, yung ating formula approach. Letter C, if sales increase by 100 units, by how much should the net income increase? Parang yung kanina lang din. Any increase in the number of units sold, tataas yan in direct relationship with the CM per unit. So, kung nadagdagan niya ng 100, so 100 times, ano yung CM per unit natin na na-compute kanina? 20. So 100 times 20 is 2,000. Ito na siya, pareho. Okay? So, ayan. Parang ginawa lang din natin yung kanina. Na ano? Na na yung sinolve natin kanina, same lang. Letter D, how many units would the company have to sell to attain the target profit of 125? So yan, nag-equation approach na naman siya. Gawa natin ang formula approach. Paano yan? Fixed cost. Ano ang fixed cost natin dito? 300,000. Ilan yung gusto niyang net income? 125. So 300,000 plus 125,000 over. Ano sinasabi niya dito? Units. So ibig sabihin, kung units ang hinahanap niya kay letter D, CM per unit. Anong CM per unit natin dito? 20. So 300,000 plus 125 divided by 20, 21,250. Pareho po dito. Okay? So as you can see, mas madaling gamitin talaga si formula. At saka yan talaga yung tinuturo sa mga review center, yung formula. Tama, formula approach. Yan. Letter D. Letter E, what is the company's margin of safety in peso? So sa margin of safety natin, ayan. That will be the actual sales minus break-even sales. Ano yung actual sales natin? Given na yan, 1,200,000. Ngayon, break-even sales natin. Hanapin natin kasi wala dito. Okay, anong break-even sales nito? So ano yung fixed cost natin? 300,000, di ba? Over. CM ratio, 33.33%. So, divided by 0.333. Magra-round up naman yan eh. 300,000 divided by 0.333333. 900,000. Ayan na po yung break-even sales. Then 1.2 million minus 900,000, 300,000 na yung margin of safety in dollars. Okay? Difference lang siya ng actual at saka ng break-even sales. Letter F. What is the degree of operating leverage?
pag operating leverage, degree of operating leverage, ilalabas lang natin si CM at si net income and then divide it. So 400,000 divided by 100, that will be 4. The DOL is 4. May questions po for problem number 3? Any clarifications or questions? So I hope, class, kapag nagsasolve tayo ng ganito, meron kayong copy on hand. Okay, meron kayong tinitignan na sagot ninyo na nasa papel din or nakasave siguro sa, quiet, nakasave sa phone ninyo, sa laptop nyo. Para habang dinidiscuss natin, nakikita nyo yung, nakocompare nyo yung ginagawa natin dito tsaka dun sa sinagutan ninyo. Okay? May tanong pa ba? So, mukha namang wala na. Let's go to part 4. Okay, for part 4. Dennis Company sells a product for 20,000. Variable costs are 8 pesos per unit and fixed costs are 32,000. Okay? So, para may konting spice sa ating discussion for a while lang ha. So magro-ruleta tayo. Kung sino matuturo ng ruleta, siya yung magta-type ng answer niya for problem 4. So I will share my screen again. Kung sino matatapat ng ruleta, siya ang magta-type ng sagot niya. So this is part 4. So ayan. Nandito ba si Angelique? Angelique, are you here? Yes, sir po. Wait lang po. Okay, patayip na lang nung sagot. Miss Sarmiento, Angelique. Arto, may sagot na si Angelique. So, 2667, 33N, 1250. Check natin. Okay. Number one, break-even point in units. So pag units, tanda natin ay CM per unit. So the CM per unit is 12. Bakit? 20 minus 8. And 32,000 divided by 12 is 2667. So ayan. Number two, letter B, selling price to earn 8,000 profit by selling 1,600 units. So nag-equation na naman dito. I-formula natin, guys. So, to earn that, no, 8,000 profit, ano yung fixed cost natin dito? 32. So, ilan yung ating gusto niyang ibenta? 1,600. Then, add natin yung variable cost. Pa-work back tayo pataas. 8. So, 8,000 plus 32.
divided by 1,600 plus 8, 33. So 33 is the answer. Letter C, current cost is equal to proposed cost. Dennis is considered a new equipment that would increase the fixed cost by 2,000 while reducing the variable cost by 1.6. Find the sales level where Dennis is indifferent between two cost structure. So sundan lang natin yung formula dun sa ating lecture, no? Pag indifferent, equal sila. So gawin natin yung una, yung current cost, which is the current cost structure, cost equation. 32 plus 8, yung 8 na, variable cost Q, which is the number, the quantity, no? Is equal to 34. Bakit 34, sir? Kasi nag-add ng 2,000. Plus, ano pa? Reducing the variable cost 1.6. So 8 minus 1.6, 6.4Q. And then work back tuloy. Solve for Q, 1,250. So thank you very much for your answer, Angelique. So I'll give you a badge for this one. Teka, bagal niya mag-load. At ganun. Sige. While waiting for Angelique Sarmiento. Bagal ang connection ko ngayon. Yan. So, let's go to part 5. Sa part 5 natin, ayan. Stout Company sells 3 products. Planned results for next year follows. Product A, B, and C. Fixed costs are 500,000. Compute the weighted average contribution margin percentage. Okay? Letter A. The answer is 58.75%. Sir, paano po nakuha? Okay? So, what happened here is, kinuha muna yung CM ratio or percentage. Sorry, hindi siya naka-align. Pero sunod-sunod naman yan, A, B, and C. So 60%, 25%, 75%. So yan ang CM percentage natin per product. Sir, paano nakuha yan? O sige, yung letter A, 6 over 10, 60. Letter B, 2 over 8. Letter C, 3 over 4, 75. Then multiply them respectively with the sales mix in dollar. Tandaan natin, class, na ang sales mix in dollar po, dapat pag inad lahat yan, magiging 100%. Hindi pwedeng hindi mag 100 yan. Okay? Kasi tatlong products natin, hati-hati kung kanino yan galing, kay B, kay C, o kay A. Okay? 100% dapat yan. Then add them all, 58.75. Compute the sales in peso yan. In peso, required to earn 100,000 profit. So the fixed cost is 500,000 plus 100,000 divided by 58.75%. Kasi ang kailangan in sales, in peso, edi dapat ratio. Okay? 1,021,277. Suppose now that the mix in units is 25, 25, 50, determine the weighted average contribution or determine the weighted average contribution margin per unit. Hinahanap yung weighted average contribution margin per unit. So, to get that, per unit eh, contribution per unit, i-weight natin siya. So 6, 2, and 3, galing lang sa given, 6, 2, and 3 respectively, times 25, times 25, times 50%. Then i-add nyo lahat yan, 3.5, weighted average na. Okay? So that is 3.50. That is the CM per unit. Wait lang guys ha, for a while.
Okay? So, ayan, 3.50. Ngayon, ang tinatanong sa letter D, unit sales needed to earn 100,000. So, ganun pa rin tayo, target profit pa rin yan. Analysis. 500,000 plus 100,000 divided by CM per or weighted CM per unit. Sir, bakit weighted CM ang ginamit? Una, dahil multiple product company to. Pangalawa, ang hinahanap, total sales in units. So therefore, CM per unit or weighted average CM. Okay? Weighted average CM. May praise si Angelic Praise. Okay? Sabi ni Athena. Yan. So, any question for this? Part 5? Clarification or question for part 5? Mukhang wala na. Clarification. Let's move to part 6. Okay? For part 6, Maple Company has sales of 550,000, a variable cost of 330, fixed cost is 180. Compute the break-even point. Okay, dito walang sinabi, pero sige, compute natin pareho sa letter A. Kung sa letter A tayo, break-even point in sales, okay, that will be 180,000 over. Ano yung ating ano? Ah, okay. Break-even point in sales talaga to. Hindi natin makukuha yung break-even point in units, guys. Sige, i-clear natin na. I-clear natin. Hindi natin makukuha yung break-even point in units dito. Eh, sir, bakit? Wala kasing unit sold. Hindi natin alam yung per unit. Okay, kaya makukuha lang talaga dito break-even point in sales. So, ang letter A natin dyan ay break-even point in sales. Okay? 180,000 over. That will be yung sales na 550,000 over 330,000. Ay, mali. Sorry. Mali, mali. I-minus pa pala muna natin. That will be yung CM. 550,000 minus 330,000 over 550,000. Ano yan? So 180 divided by 0.4, 450,000. So yun na yung letter A. Okay, hindi natin makukuha yung ano eh, yung per, yung ano dito, yung in units. Kasi wala tayong per unit na amount. Okay? Kaya po ang sagot talaga dito class is in sales. Letter B. Sales to earn 50,000 profit. So, ganun pa rin po tayo dito sa letter B. Target profit analysis pa din. So, dito sa target profit analysis natin, that would be, add lang natin yung profit tsaka yung fixed cost. 180 plus 50,000. So, that would be 150 plus 50. 230,000. Okay? Divided by sales ang kailangan eh. So, nabigay na yung 40%. Copy natin yan dito, 40%. 575. Okay, yan yung sagot sa letter B, 575. Letter C, wants to earn 10% return on sales. So, yung formula natin, ayan po. So, para sa mga medyo nalilito pa for this one, gawin natin yung contribution statement. Sales, variable cost, CM, fixed cost, and net income. Sabi niya, gusto niya ng 10% return on sales. Dito yan, 100 dito sa sales. Lagi yon. Tapos yung kanyang CM ratio, 40. Okay? And then, therefore, yung kanyang fixed cost dito, lalabas dyan 30% yan. So dito, mangyayari dyan, yung fixed cost is 180. So 180 divided by 30%, makukuha yung 100% natin, which is 180 divided by 0.3,
600,000. Yan yung sagot kay letter C. May mga tanong pa po ba? Any questions so far? May tanong po ba? Sir? Yes po. Pwede pong paulit yung target profit analysis po. How po nakuha yung 575 po? Yung 5, teka. Nasaan yung 575? Sorry. Yung letter B po. Ah, letter B. Okay. Sa letter B kasi, okay, may formula tayo. Pwede nating sundin yun. Fixed cost plus target profit. Eh, ang kailangan kasi nga dito, sales. So, kung sales ang kailangan dito, ang bibigay mo, ratio. CM ratio. Okay? Kaya po dito, 180,000 plus 50,000, 230,000 divided by 40%, 575. Para mas makita natin yan ng mas malinaw, pwede tayong mag sales, variable cost, anuhin natin na yung contribution statement, sales, variable cost, CM, fixed cost, net income, ipa-plot natin siya dito. Ano yung target profit? 50. Ano yung fixed cost? 180. Work back pataas. 180 plus 50. 230. Eh ang CM ratio ay ilan? 40. So 40 dito, 100 sa sales. Divide mo by 40, makukuha ang 100, which is 575. Malinaw po. Nasundan po ba? Nasagot ko yung tanong. Okay po, sir. Bali, yung variable cost po, nagbabago rin po siya. If ever. Aakyat din. Ay, tataas din po. Yes, tataas din yun. Tandaan natin, class, ha, na ang sales, variable cost, and CM ay directly related sa number of units na nabenta. Kaya nga, class, diba, diniscuss natin sa topic 2 yung behavior niyan. Directly related yan sa sales. Yung fixed cost, no matter what happened, yan pa din yan. Okay? So, ayun po. Okay na? Malinaw na tayo dito? For this? Malinaw na ba? Yes, opo, po. Opo. Ano yun? O, sige po. Ano po? Letter C po. Sige po. Yung 10% return on sales po ba, like, ang thinking po natin sa kanya, binawasan po yung CM po natin, hindi po yung sales? Okay. Ganito kasi yon. Yung sales, yan yung pinakataas. Anong gagamitin natin sa sales? Pambabayad natin yan. At kung ano ang matitira, yun ang magiging net income. Pinambayad yan kay variable cost, minatira, CM. Pinambayad kay fixed cost yung CM, minatira, net income. So, ibig sabihin, gusto nung company na to na out of the sales na makuha niya, 10% yung net income. Kung kahit ilang sales, basta 10% yung net income, yun ang gusto niya. So therefore, nag-work back tayo, 40% dyan, 30 dito, okay? Kaya siya ganyan. So kung to answer your question, para siyang ganito. 100 minus 60 minus 40 is equal to 40 minus 30, 10%. Ibig sabihin, 10% nung 100% na to, yung dapat niyang maging net income or gusto niyang maging net income. Kaya nga, sabi niya, want to earn 10% return on sales. Nakuha po ba? Nasundan po? Yes po, sir. Thank you po. Sige. Continue na tayo sa next. 7. Part 7. So, C Company's exclusive EO distributor of loan mowers for small manufacturing company. It says only one model at 600 per unit for which C pays 250. C is other variable cost amount to 50 per unit. Fixed costs are 2,000. In October, C sold 15 lawn mowers and sold 20 in November. So monthly break-even point in peso sales. So that will be 600. So sundan natin to. 600 minus 250. Okay. Ang hinahanap kasi dito, monthly break-even point in sales. So, ano nang ano dito? Nangyayari dito. 2,000
Yung 2,000 dito na fix divided by yung 600 na selling price minus 250. Kaya to dalawa kasi pareho yan ay variable cost. So divided by 600 na selling price. So 2,000 fixed cost over CM per unit 4,000. Letter B, monthly break-even point in units. Kung break-even point in units yan, ang kailangan natin ay CM per unit. So 600 minus 250 minus 50. Ang lalabas dito, ang CM per unit ay 300. Okay, so 2,000 divided by 300, 6.67. So, letter C naman, monthly income for October. So, for October, kahit contribution statement or yung normal na income statement ang gagamitin natin, pareho lang yan ang dapat na lumabas. Okay, later madidiscuss yun sa variable costing. So, ilan yung nabenta ng October? 15. So, 15 times 300. Sir, saan galing ang 300? Okay, that is the CM per unit. Diba? Any increase, okay? Ay, sorry. 115 times 300, yan yung CM natin. So, pag binultiply mo itong dalawang to, CM, total CM yan, minus 2,000, 2,500. 20, for letter D, 20 times 300, which is a CM per unit. Shortcut na yun, okay? Pwede mo siyang isa-isahin, 600 times 15, 250 times 15, 50 times 15, tas isosolve mo. Pareho lang yun sa lalabas. Okay? Minus 2,000, minus 2,000 for CND. That is the fixed cost. Tapos 2,500 and 4,000. Letter E, margin of safety ng October. So, margin of safety ng October, yung actual, minus, ano yung ating break-even point in sales ng October. So, for October, 4,000. Galing yan kay number 1. So, 9,000 divided by 4,000 is equal to 500,000. Yung 5,000 na to, that will be the margin of safety per peso. And yung 9 would be the margin of safety in units. Paano po nakuha yung 9? So, yung 5,000 na yan, i-divide natin yan sa selling price na 600. 5,000 divided by 600, ay sorry, 5,000, ang selling price na to ay, one product, bakit, wait lang ha, 5,000 divided by 600, ganun, wait lang ha, yung 9, check ko ito, or 9 mowers, sige, i-check ko na lang muna to, yung 9. O may tanong mo ba regarding part 7? May question ba regarding part 7? So, punta na tayo kay part 8. Sir? Opo. Ano po? Yung doon po ba sa 9? Yes. Same lang sa 15 plus 6.67 po. Anong number, anong letter yun? Sa 7 letter E po. Paano ulit? Sorry. 15 po plus 6.67 po. 15? 15 plus... 6.67 po. Yung 15 po, ayun po yung sales per unit po na may net income po na 2.5. Tapos po yung 6.67 po yung even units po. Okay. So letter E, margin of safety ng October. 9 mowers siya. Ah, okay. Hindi po siya 9.8.
33 po. 8.30? 3 po. Okay. So, kaya siya naging 9 kasi hindi tayo pwede magbenta ng 0.33. So, nira-round off talaga siya ng isang buo. So, 9 units. Yon. Okay na? May question ba? May question pa ba? Wala na po, sir. Thank you po. Wala na. Okay. So, move tayo ngayon kay part 8. So, kay part 8, Cranmore Company sales 3 products to PQR, fixed cost 200,000, weighted average contribution margin per unit. So, dito, paano to kinompute? So, wait lang ha, for a while lang. Babalik ako for a while. Okay, hello. So, balik tayo. So, letter A is weighted average contribution margin per unit. So, as you can see dito, ano yung given? Units sold lang. Wala no percentage. Kagaya nung kanina. So, what are we going to do is 10,000 plus 20 plus 70 is 100. Then, kukunin mo yung relative weight niya. 10,000 over 100,000. So, ayun na. 10%. 20%, 70%. Then, 10% times 12 times 2, 70% times 3. So, kung kukuha na yung weighted average natin, then add them all, 3.70. Ito yung weighted average CM per unit. Break-even point in unit sold. So, kung unit sold ang hinahanap, ang kailangan natin, CM per unit. So, i-bring down lang natin yan, 200 divided by 3.7, 54, 054. Okay? Then, for letter C, 75 profit. So, 200,000 plus 75 divided by 3.7, 74,324. Okay? May question pa ba? Ang challenge dito, yung percentage kasi hindi binigay. Paano yan makukuha? Yung unit sold. Okay? Ilang percent siya sa kabuuan? So, ito 100,000 to. So, 10,000 divided by 100,000, 10%. Okay? So, ganun po siya. May tanong ba for part 8? May clarification? Kay part 8. Meron pa ba? So mukhang wala naman. Let's go to the next one, part 9. Sa part 9, so sa inyo ko ulit kukunin yung sagot, so magro-ruleta tayo. So kung sino matuturo nito, paki-comment yung sagot natin dito sa meeting. So, Mili Ann Ignacio. Nandito ka ba, Mili? Nandito ba si Mili? Yes. O sige, Mili, paki-comment yung sagot. For part 9. Ito.
Part 9. Oak Grove Inc. product sales for 32 and a variable cost 20, fixed cost are 120, effective tax rate is 40%. Sige, let's wait for Nini's answer in the comment. $14,167 and $29. Let's see. Ayan, so tama yung sagot niya. Pero paano nakuha? Tingnan natin. Break-even point. So kung break-even point yan, guys, fixed cost over, ayan, fixed cost over CM per unit is equal to 10,000. Sir, bakit po ano, bakit po break-even point in units ang nahanap? Bakit po sa letter A, break-even point ang hinahanap, pero bakit in units yung hinahanap natin, hindi sales? Okay? Dahil, yun nga, wala dito yung number of units sold. Hindi siya in total. Ah, okay, sorry. Sorry, nalito ako. Sorry for that. Sold natin siya pareho. Sold natin siya pareho. CM per unit. 10,000 break-even point in units. So dito ay 120,000 over 32 minus 20, 12. So 12 over 32, 37.50%. So 120 divided by 0.3750, 320. So either of the two pwedeng isagot. So tama yung letter A ni Mili. Letter B, 30,000 after tax. So kung makikita natin, ang tax rate ay 40. So ano ngayon ang after tax natin? 60. So 30 over 60 plus 120 divided by 12. 12 is the CM per unit. Okay? Letter C, Oak Grove after tax target profit 36, expected sale 20,000. Compute the selling price, must charge to earn the target profit. So anong inaanap dito? Yung selling price. So pa work back tayo pataas, okay? So that would be 120 plus 36 over 60. Okay, yung 36 over 60, yung 60 yung after tax. So i-gross up natin yon plus 120. As divided by yung 20,000, yan yung number of units na ibebenta. Plus 20, yung variable cost. Kaya siya 29. So I will, ano? So ayan, nandiyan na yung badge ni Millie. So may tanong pa ba dito kay part 9? May tanong pa ba sa part 9? Wala na po, sir. Wala na? Okay, punta tayo kay... So last na to, part 10. So... Place corporation as following income statement, sales, variable, contribution, fixed and operating income. Operating leverage, so ilalabas lang yung CM at yung operating income and then divide, 1.6667. If sales increased by 20% with the percentage change in income, so nagtaas daw ng 20%, 0.2 times 1.667 is equal to 33% increase. If sales increase by 15,000, how much will income increase? So kung nag-increase yan ng 15,000, yung sales, okay, times, so paano naging 4 to? Increase by 15,000, the net income will increase. Fifteen
divided by 5. Change in percentage change in sales, okay, times, okay, times DOL. So 15 over 25 times 0.3333. Point 333, 0.2. Ngayon 6,000 times 20%. Ay, sorry. How much will the net income increase? So 15,000 times 0.4 for a while. Wait lang ah. 15 times 0.4. So 1. Ayun pala, sorry, nagkamali ako nung kanina. So that percentage change in sales times DOL, yan yung percentage change in net income. So ang percentage change in sales natin will be 15 over 25 times ang DOL pala letter A, 1.6667. So magiging sagot dyan, 15,000 over 25 times 1.66666 is equal to 1. So ibig sabihin, yung net income na to multiplied by 1, 6,000. Okay? Kaya yung sagot dito po ay 6,000. Yan. May tanong pa ba for part 10? Part 10? Sir. Okay. Ano yun? Sir, ask ko lang po sa yung sa letter B po. Bakit po sa operating leverage ratio multiply yung 20% increase in sales po? Okay. Di ba lagi naman yun? May pinakita akong triangle sa inyo nun. Percentage percentage change saan? Sa sales times DOL. Percentage change in net income. Yan lagi siya. Okay, nandun yan sa lecture. Okay, balikan nyo po yun. Anything na percentage change in sales times DOL, net income. Yun, okay, nasagot po, sir. Thank you po. Apo. Okay. So, sige. Meron pa bang tanong sa kabuuan nito before we go to variable costing? Sir? Opo. Yung 40% po ba dun sa last po na natinuro nyo, yun po ba yung contribution margin ratio po? Clarify ko. Sa ang 40%? Dito ba? Yung sa last na? Opo. Yung 40%. 40%? Saan ditong 40%? Yung dito sa ba? Sa letter C po, yung 15,000 times 40% po. 0.0. Ah, okay. Yung 4 naman dito, yan naman yung CM percentage. Opo, yan yung CM percentage. 10,000 over 25,000. Pareho lang siya. Pwedeng yung method na to. So, dalawa yan. Pwedeng ito. Pwede rin ito. Thank you po, sir. Okay. May tanong ba sa buo? Kabuuan. May tanong ba dito sa kabuuan? Wala na po ata, sir.
Okay. So, i-upload ko na lang to para mabalikan nyo. Para mabalikan nyo siya. I-upload ko yan. So, punta tayo ngayon sa variable costing. So, bago tayo pumunta dito, pwede ba tayo mag-comment ng thumbs up sa meeting natin? Sige, comment lang tayo ng thumbs up. Karil, Mary Ann, Ralph, Millie, Ella May, Justin, Clarissa, Kiana, Kimberly, Micaela, Jean, Daniela, Huge, Micaela, Juliana, Donita, Antoinette, Denizy, Crystal, Francis, Aga, Kim, Denizy, ayan. So, kung wala naman, kung okay naman na lahat, mukhang okay naman na lahat, proceed na tayo kay variable costing. Nisa, Jana, ayan. So, variable costing, a tool for management. So, ayan. Explain how variable costing differs from absorption costing and compute the unit product cost under each method. So, technically, this is absorption costing versus variable costing. Okay? Keep that in mind. Absorption costing, ko-compare natin kay variable costing. Overview of absorption and variable costing. So, under absorption costing, we have product cost and period cost. Ganun din naman kay variable. Product cost and period cost. Ngayon, ang pinagkaiba lang nila, guys, is the treatment kung sino ang product at sino ang period. Okay? Kung titignan nyo, ang product cost under absorption costing, DM, DL, variable overhead, fixed overhead, lahat ng may kinalaman sa pagproproduce ng product. Okay? Ibig sabihin, si absorption costing po, yan po yung nasa pass-through. Okay? So ibig sabihin, yung absorption costing, tandaan po, yan po yung costing na naturo sa inyo sa basic accounting, sa cost accounting. Okay? Yun po yung ano, absorption costing. Yung pinaka yun nga, inaturo sa inyo sa basic accounting. Ano naman yung variable costing? Sa variable costing naman, titignan ninyo. DM, DL, variable overhead. So, ibig sabihin, yung product cost sa variable costing ay yung mga variable na related sa product. Hindi kasama yung fixed manufacturing. Kahit manufacturing man yan, eh pero fixed eh. Manufacturing siya pero fixed. Eh di, product cost siya. Hindi siya product cost, sorry. So, kung makikita ninyo, ang pinagkaiba nilang dalawa, fixed manufacturing overhead. Okay? Fixed manufacturing overhead. So, dyan lang sila nagkatalo. Tandaan to ha, fixed manufacturing overhead. Dyan sila nagkatalo. And the variable costing, pakitandaan po, uses contribution statement. Okay? Move tayo. Kung may mga tanong kayo, tuloy lang sa pag-comment, okay? Unit cost computation. So, halimbawa, ito yung data na given. Produce annually, variable cost per unit, selling and admin expense per unit. Tas fixed cost. So, paano kino-compute yung product cost? It's either absorption or variable. Kapag absorption, tatandaan natin, ito po yung naturo dati under pass-through sa cost accounting, sa basic accounting. So therefore, pag sinabi natin product cost under absorption costing, DMDLOH, 10, ito yon 10, and manufacturing overhead na fix, 150 over 25, 6. So 10 plus 6, 16. Okay? Pero sa variable cost naman, ang product cost lang sa variable cost ay yung production
variable. Okay, production variable lang. So therefore, eto lang. Variable na pang production lang, 10 lang. Wala nito. Okay? Sir, bakit ganyan? Okay, kasi ang argument kasi ni absorption costing, di ba? Sabi sa past 2, lahat ng related sa production. Pero pag variable costing ka dito, may kinalaman sa production pero kailangan variable lang. Hindi kasama yung fix. Okay, saan mapupunta yung fix dyan? Later, madi-discuss natin. So to illustrate, ayan yung example dito sa module na to. So absorption costing unit product cost. So to get the product cost per unit, no? Using absorption. So direct materials 19, 5 yan. Variable manufacturing overhead 1,000. Yung fixed manufacturing overhead, okay, ang sabi dito divided by 1 divided by 2 divided by 2. Paano nakuha 'yan? Kasi yung pinoduce niya dito, okay? Yung pinoduce kasi dito 1 2 2. So divided by 1 divided by 2 divided by 2. So i-add na natin 'yan unit product cost under ng absorption. So yung absorption class, huwag kayong masyadong ma-intimidate sa pangalan ng absorption kasi 'yan din yung typical. Tandaan nyo, ayan din yung typical na costing. DMDL, OH, yung fix, i-divide sa number of produce. Ia-add. Okay? Pero, variable costing, unit product cost naman, wala nito. Fixed manufacturing overhead, walang fixed manufacturing overhead. Okay, wala siya. So, 19, plus 5 plus 1, 25. Kung mapapansin mo, 25 lang siya all throughout. Iba-iba siya. Okay? Prepare income statement using both variable and absorption. So, income comparison of absorption and variable costing. So, ito may example dito. Assume that Harvey Company 20,000 units were sold during the year at a price of 30. There is no beginning. Now, let's compute the income under the two. So, una, kay absorption. So, paano ginagawa yung absorption? Again, ito lang din po yung typical na income statement. So, yung sales natin na, 20,000 times 30 sales, okay, minus cost of goods sold, minus gross margin, minus selling expenses, operating income. So kung i-ano natin siya, isasummary yan, sales, cost of goods sold, gross profit, selling and admin, net income. Yan, ganyan yung format niya ng absorption. Yung typical na income statement na alam natin. Okay? So, sales. To compute the CGS. Okay? To compute the CGS, paano siya? Zero beginning inventory plus cost of goods manufacture, cost of goods available for sale minus ending inventory, cost of goods sold na yan. Yung typical na computation. Okay? So, ito na siya, 320. 600 minus 320, 280 gross margin. So, yun na. Selling and admin, variable, 20,000 times 3, 60. And then yung fixed na selling and admin. I-add lang natin yan. Then minus 280 minus 180, 120 na siya. Okay, ito yung net income under operating or other under absorption costing. So paano naman yung variable costing? Sales 600,000. Kung mapapansin niyo, kung ipa-plot natin yan, parang ginawa natin dito. Ganito itsura niya. Sales variable cost CM. So ayusin natin.
Yan. Ganyan ang itsura niya. So, ganito siya. Yung sales minus yung variable cost, CM, fixed cost, net income. So, ibig sabihin, kagaya siya ng, so sa variable costing, kagaya siya ng contribution statement. Nasundan, kahawig siya ng contribution statement. So, para hindi kayo malito pag nagsagot kayo ng mga problems dito or pag ni-review nyo siya, si absorption costing yung typical na income statement. Tapos, si variable costing, si contribution statement. Okay. Pero ngayon, anong components niyan? So, tingnan natin. Sales, pareho lang. So, variable cost of goods sold. Kung makikita ninyo, variable manufacturing cost lang ang kasama sa CGS. Okay? Ang sa CGS lang ay variable. Okay? So, ganun. Beginning inventory, 0. Cost of goods manufacture, 10 lang. Dito naging 16. Bakit? Kasi yung 6 yung fixed portion. 10 yung variable. Okay? Variable lang tayo. So, 0 plus cost of goods manufacture, cost goods available for sale, less ending inventory, 50. 200,000 yung cost of goods sold under variable costing. So, kung titignan nyo dito, ang cost of goods sold sa absorption, 320. Pero dito, 200. Okay? Katandaan po natin na ang CGS sa absorption costing ay, okay, mas malaki lagi sa CGS ng variable costing. Paki-take note po yan. Ang CGS ng absorption costing ay mas malaki sa CGS ng variable costing. Okay? So, variable selling and admin, 20,000 times 3, 60. So, 20 plus 60, 260. Ito na yung total variable cost. Then, deduct CM. Okay? Then, fixed expenses natin, lahat ng fixed. Manufacturing and selling and admin. Kung mapapansin ninyo, dito wala. Pero, pagdating sa variable costing, yung part ng fixed cost, total fixed cost, whether product or period, ang kanyang classification. So, dito, kahit siya ay related sa paggawa ng product, pero fixed siya, dito pa rin siya sa fixed cost na part. And selling and admin, 250. Net income yung 90,000. May tanong ba dito sa comparison nung dalawa? May tanong ba kayo regarding the comparison, absorption and... Opo. Sige, tuloy po. Ano yung tanong? Sino yung nagtanong? Sino yung nagtanong? Opo. Sorry po, kasi dalawa po kami. Ako na lang po. Oh, sige. Ano po, confirm ko lang po, sir. Pwede po kasi variable costing po, sir. Yung part ng variable ng selling and admin, napunta rin po siya, sir, sa pag-deduct agad sa sales po. Tama po ba, sir? Mm-mm. Kasi okay. Oo. Kasi pag variable costing, contribution statement. So, sales, variable cost, lahat. Kahit na product or period, lahat ng variable dito. Fixed cost dito naman siya. Kahit yan ay panggawa ng product o kahit yan ay hindi naman product related. Basta fixed, nandyan siya. Okay, nasundan po. Okay. Opo, thank you po. Okay. Sino yung isa? Ako po, sir. Clarify ko lang po, sir. Yung sa fixed manufacturing overhead deferred po na 5,000 units po. Given lang po ba yun or kinompute pa po, sir? Yung 5,000 units po. Ito ba? Ito? Opo, yung ending. Yes po, sir. Given yan. Okay? Given yan. Dito na siya eh. Nandito yan, guys. Tignan. Nandito yan.
Wait lang. Ah. Nasa na yun? I think wala. Ayan. So, wala siya. Hindi, wala siya dito. As, in-assume lang to. Ayan po ata, sir. Diyan po sa baba. Oo. Ito. Yan lang po, sir. Hindi na po. Thank you po, sir. Naka-assume lang to. Oo. So, ayun. Meron pa ba? May tanong pa? So, mukhang wala na. So, kung titignan nyo, absorption costing 120. Variable, 90. Okay? Sir, lagi bang magkaiba yan? Okay. In most cases, magkaiba sila. Okay? In most cases, magkaiba yan. It depends on the situation. Mamaya, makikita natin yung ano niyan, yung logic, kung bakit mas malaki yung isa, mas maliit yung isa. Pwede niya magkabaliktad. Okay? So, tingnan natin. Ilan yung difference? 120 and 90. 30. Ang pinagkaiba nila, guys, okay, ang pinagkaiba nila 30,000, galing yan saan? Galing yan sa 6 na fixed manufacturing overhead per unit. Fixed overhead in unit. Okay? Ito yung ending inventory. Okay? Para makuha mo pinagkaiba nila, yung ending inventory at yung fixed overhead per unit, 30,000, yan yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, i-ano natin siya, ituloy natin. So, ito siya. To continue that. So, yan. Absorption costing, variable costing. Yon. So, we are going to reconcile now. So, ano bang ibig sabihin ng reconcile? To reconcile means titignan natin yung pinagkaiba ng net income ng absorption costing at net income ng variable costing. Okay? It's either greater than or equal to. Okay, i-reconcile natin saan ba sila nagkaiba. Ayan. Observe natin tong illustration na to. Absorption costing and variable costing. Ito yung dalawa, di ba? So, cost of goods sold, ending inventory, period expense, and total. Under absorption costing, okay, the variable manufacturing cost is 200,000 and 50,000. Sa ganun din naman sa fixed manufacturing cost, ang cost of goods sold 120 and 30,000. Ngayon, so inadd yan 320, ending is 80. Okay? So dito, variable costing 20 and 50, pero wala na dito. So anong observation natin? Yung fixed manufacturing cost pagdating ng variable costing, okay? Siya ay expense outright. Okay? Pero pagdating ng absorption costing, ang manufacturing cost, okay? Lahat ng manufacturing cost kasama sa CGS at sa ending inventory. Okay, nasusundan po ba? Okay? Ang pinagkaiba nga nilang dalawa, kung babalikan natin yung kanina, eto, kung titignan natin, ang pinagkaiba talaga nila ito, fixed manufacturing overhead. Okay?
yan po yung pinaka-key na difference nila. Kaya pagdating natin dito, nung meron ng numbers, ayan, instead na mapunta siya sa cost of goods sold and ending inventory, mapupunta na siya sa period expenses. Okay? Ngayon ito, expense outright na. So kung mapapansin ninyo, kung i-observe ninyo, yung fixed manufacturing ha, manufacturing na fix, kapag variable costing, expense na yan agad. Okay? Expense na agad. Pero kapag absorption costing, kalahati niyan, may part na magiging cost of goods sold or expense na kagad at may part na papasok pa kay ending inventory. Okay? So, ayan siya. May tanong ba kayo? May question? May question ba dito? May tanong ba? May questions ba for these two? Wala na po, sir. Wala na. So, move tayo dito. Comparing the two method. Ito nga yung sinabi ko kanina, guys. 90 yung variable costing. 120 yung absorption costing. Nakita natin yung pinagkaiba niya, 30,000. Saan yan galing? Fixed manufacturing cost deferred in inventory. 5,000 times 6 per unit. Breakdown natin. Yung 5,000, yan yung ending inventory. Yung 6, yan yung ating, okay? Yan yung ating fixed manufacturing overhead per unit. So, bakit ganyan? Bakit ganyan yung reconciliation nilang dalawa? So, balikan natin yung concept niya, ha? Para mas ma-gets natin. So, balikan natin, ha? Ayan. Ano yung key difference nila? Fixed manufacturing overhead. Kapag ang fixed manufacturing overhead sa absorption, pinapasok sa product cost. Pero kapag variable costing, period cost. Ibig sabihin ng period cost, expense outright. Okay? Expense outright na siya. So therefore, kung babalikan natin yung example kanina, yung reconciliation niya, okay? Yung ending inventory na to, hindi pa to nabebenta. So, ibig sabihin, okay? Ibig sabihin, yung fixed manufacturing overhead per unit para sa ending inventory na to, nasa ending inventory pa yan, under absorption costing. Pero, para kay variable costing, expense na yan. Nasusundan ba? Medyo nakakalito pa sa part na to. Kung first time nyo siyang mababasa or first time na madidiscuss sa inyo, nakakalito pa siya. Pero kung papansinin po natin, yung fixed manufacturing overhead, no? Yung fixed manufacturing overhead na yan, dahil yan ay inexpense na. Under variable costing, whether nabenta man yung units o hindi, mas maliit yung variable costing kaysa sa absorption costing. Okay? Nagets ba yung part na yon? Nagets yung part na yon? Yes po, sir. Apo, sir. Okay. Extended comparison for second year naman. So, extend lang yung example dito. For year 2 naman to. For year 2. So, ganun pa din. So, ito pa rin yung product cost. Absorption costing, 10. Pag variable, laging wala. Ha? Laging wala. Fixed manufacturing overhead. Okay? Fixed manufacturing overhead under absorption, 150 divided by 25. Okay, kasi dinivide natin yung fixed manufacturing ng 150 kung ilan yung units na na-produce. So therefore, absorption costing 6 ang unit product cost natin, 10 plus 6, 16. So variable costing natin, 10 ang unit product cost. Okay?
So, tuloy natin. So, for year 2 naman, ganito ang mangyayari. So, ayan. Ganun pa rin yung absorption costing, same procedure to get the net income. Variable costing, ganun pa din. Ganun pa din sa, ano, sa variable costing. Lahat ng variable magkakasama at yung fixed dito. Okay? Pag tinanong tayo, okay, pag tinanong tayo dito, ano ang cost of goods sold under variable costing? So, sige. Paano pag tinanong tayo, what is the CGS under variable costing? Ang isasagot po natin, 300,000. Okay? 300,000. Ngayon, pag tinanong tayo dito ng CGS under absorption costing, ang sagot dyan, 480. Okay? So, as you can see, mapapansin natin, no? Mas malaki lagi ang cost of goods sold ng absorption costing. Okay? Dahil nga, hindi kasama yung fixed manufacturing kay variable costing. Okay? So, tandaan natin, ha, ganito po. Pag tinanong tayo ng cost of goods sold under absorption costing, 480. Okay, 480. Yan ang sagot. Pero pag dito, cost of goods sold, variable costing, 300 lang. 300,000 lang. Okay? Pero pag tinanong tayo ng total variable cost, okay, pag total variable cost na, ang sagot na natin ay 390. Okay? Nasusundan po. Hindi lahat ng total ng variable na part ay variable cost of goods sold. Cost of goods sold under variable costing, 300 lang. Pero pag tinanong tayo, total variable cost, 390. Okay? Pero dito, cost of goods sold natin, 480. Ayan. So, pag absorption costing, selling and admin, ito yan. Okay? Pag fixed expenses, ito po, fixed cost. Ayan. May question ba so far? Tanong ba? Sir? Opo. Yung sa bali magkakaroon din po ng variance pagdating sa beginning inventory na po nung variable and absorption costing po, sir, kasi po i-exclude din po si fixed. Tama. Opo. Opo. Okay. Magkakaroon din siya ng variance sa beginning. 'Yon. Okay po. Thank you po, sir. Kung nakita nyo, yung beginning nito 80, yung beginning nung isa 50. So 'yon. Yung difference niyan is yung 6 per unit. Okay? Tapos po, sir, yung fixed parts po nung nasa variable costing, napunta na po siya sa after po ng contribution margin. Oo. Oo. Thank you kasi po. Kasi ang focus, okay, welcome. Bali, ang focus kasi ng variable costing, cost behavior. Lahat ng mga variable nandito sa taas. Lahat ng fixed magkakasama. Kahit yan ay manufacturing o selling and admin. Okay? So, ganun siya. Yan. May follow-up questions pa ba, guys? Para mas malinaw. Para mas maintindihan din ng mga classmate natin. Baka may mga question kayo. So, ganun din dito, no? Ayan. Yung difference ng dalawa, 30. So, saan galing again yung 30? Yung ending inventory at yung fixed factory overhead per unit. Sorry. So, ibig sabihin, yung difference ng dalawang yan, nanggagaling yan sa ending inventory. Okay? Dahil yung ending inventory ng variable costing at ending inventory ni absorption costing, nagkakaiba yan sa factory overhead. Okay? So, 6 per unit ito,
times 5,000 units. Okay? So, ito, titignan natin ngayon. Ayan. Tingnan natin ito ngayon. Kung pagsasamahin natin yung mga example natin, for the first period, yung kanina, 120 absorption, 90 yung variable. Second period, ito na, yung kakatapos lang natin i-explain. 230 and 260. I-add natin silang dalawa. 350, 350. Ibig sabihin, at the end of the day, tandaan to ha, at the end of the day, once na nabenta na yung mga products, no? Magpapantay na sila in total. Na iba lang kung kailan natin ni-recognize yung, okay? Kung kailan na-recognize yung income. Kagaya nito, yung first period sa absorption, mas malaki. Pero sa second period, lumiit. Sa first period variable, mas maliit. Pagdating sa second period, mas lumaki. So, ibig sabihin, at the end of the day, magpapareho pa rin sila. Once na nabenta na lahat ng mga products, magpapareho silang dalawa. So yan, reconciling it. So, kagaya nga nito, yung February na 35, okay, fixed manufacturing overhead deferred in inventory. Na-defer pa siya kasi absorption costing to. Ngayon, pagdating natin ng March, mabibenta yan, marirelease na yan. Magiging expense na yan under absorption. Okay? So, ito naman, variable cost and absorption costing. Okay, observe natin to ah. Variable cost net income, negative 25, negative 25, 105. Absorption, negative 25, 10, 75. Kung makikita natin, pareho itong dalawang to. Pero pagdating naman dito, what is fixed cost overhead deferred in inventory? 35. Dinefer pa siya sa inventory. Ibig sabihin, nasa inventory pa yan. Hindi pa yan na-expense. Kaya, pagdating sa absorption costing, mas malaki siya. Pero, once na nabenta na yon sa absorption costing, liliit na siya. Okay? To summarize, so tignan natin to for the summary. Relationship between production and sales. If the units produced is equal to the units sold, there is no change in inventory. Pakitandaan po itong table na to. Okay, pakitandaan yung table na yan dahil napaka-importante niyan sa pagsosolve natin para mabilis tayo makapag-solve. Okay? So dito, kapag units produced is equal to units sold, no change in inventory. Yung absorption costing mag-i-equal siya sa variable costing, yung net income. Okay? Pagpareho silang dalawa. Pero pag yung units produced is greater than units sold, absorption is greater than variable. Units produced less than units sold, absorption is less than variable. So, tingnan natin bakit ganyan. Pag yung units produced po, mas malaki sa side na units na nasold, ibig sabihin, meron kang increase in inventory. Okay. Pag may increase in inventory ka, yung ilan sa mga fixed component ng production cost ay hindi pa magiging expense. Therefore, under absorption costing, mas malaki siya. Yung net income. Okay? Units produced is less than units sold. Ibig sabihin, kapag mas marami kang nabenta kaysa sa na-produce mo, yung inventory mo mismo, yung mga inventory mo dyan, sa ano mo, sa business mo, liliit. So kung lumiit si inventory mo, magiging expense na yung mga fixed manufacturing. Okay? Which is, nung ginawa yung inventory na yun, expense na talaga siya under variable. Therefore, mas maliit ang absorption costing net income. Okay? So nakakalito pa siya sa part ninyo ngayon, kung first time nyo siyang narinig. Pero, Once na naintindihan na natin yung concept ng fixed manufacturing overhead na difference nung dalawa, mas maiintindihan na po natin yan. Okay? So, basahin to ulit. Intindihin siya ulit. Okay?
So, pwede naman kayong mag-chat sa akin pag may part na nakakalito sa topic na to. So, ayan. Tuloy natin, advantage and disadvantage ng variable and absorption. Opponents of absorption costing argued that shifting fixed manufacturing costs between periods can lead to faulty decision. These opponents argue that variable costing income statements are easier to understand because net operating income is only affected by changes in unit sales. This produces net operating income figures that are consistent with manager's expectation. So therefore, pag variable costing ang ginamit natin, yung net income natin is only affected by changes in sales. Absorption costing does not detailed with CBP analysis, nor does it support decision making. Ito yung isa sa mga downfall ng absorption costing. It does not support decision making. Okay, unlike kay variable costing na may fixed cost, fixed component at variable component. It treats manufacturing overhead as a variable cost. Okay? Kasi yung behavior ni fixed manufacturing overhead, fixed naman siya eh. So imagine ninyo, security guard sa factory na may sweldo na 10,000 per month. Okay? Ibig sabihin, whether or not marami kang magawa o konti, yung expense mo pa rin na yun ay fixed pa din yun. 10,000 pa din yun. Okay? Sa financial reporting, sa financial accounting, kasama siya sa product as overhead. Pero pagdating sa decision making, dapat mas okay na isama mo siya sa mga fixed part. Okay? Sa fixed part nung contribution statement. Para mas ma-analyze natin, fixed pala to, every month binabayaran natin tong guard. Okay? It assigns per unit fixed manufacturing overhead cost to production. Treating fixed manufacturing overhead as a variable cost can lead to faulty pricing decision and faulty keep or drop decision. Ayan yung mga downside nito. Assigning per unit fixed manufacturing overhead cost to production can potentially produce positive net income even when numbers of units sold is less than the break-even point. So, ayan. Variable costing. External reporting income taxes. To conform to GAAP requirements, absorption costing must be used for external reporting. Ganon din naman sa Pilipinas, di ba? IFRS tayo. IFRS. Absorption costing din naman ang IFRS. Okay? Ganon din naman sa tax natin. Sa tax purposes naman natin, IFRS pa din yan. Tax base. Okay? Based on PAS 12. Tax base pa rin tayo dyan. Okay? Since top executives are typically evaluated based on earnings reported to shareholders in external reports, they may feel that decisions should be based on the absorption costing data. Pero, in fact, dapat variable costing. Tandaan natin, class ha, absorption costing is used for external. And variable costing is used for internal. So, ibig sabihin, kung absorption costing used for external yan, ginagamitan niya ng IFRS. And si internal naman, si variable costing, yan po ay ginagamitan ng contribution statement. Okay? So, advantages of variable costing. So, it is useful to the manager, to the management. Impact on fixed cost. Nakikita natin kung ano yung importance ni fixed cost. It is consistent with CBP analysis, kagaya nung sinagutan natin kanina. And net operating income is closer to net cash flow, consistent with the standard and flexible budgeting, easier to estimate, and profit is not affected by changes in inventory. Meanwhile, ito naman, variable and absorption costing, fixed manufacturing cost must be assigned to products to properly match revenue and cost. Ito po yung argument under absorption and under variable. Under absorption, the fixed cost ay pinapasok natin sa product cost dahil
nandun yung principle ng matching revenue and cost. Okay? Matching revenue and cost sa absorption. Kapag naman po variable, fixed manufacturing cost or capacity cost, and will be incurred even if nothing is produced. So, ibig sabihin, di ba, kapag fixed factory overhead, may magawa man, may ma-produce man o wala, i-incur mo pa rin yan, gagastos ka pa rin ng fixed factory overhead. Yun ang argument ni variable costing. So, ayan, variable costing and a theory of constraint. Companies involved in TOC use a form of variable costing. However, one difference of TOC is that it treats direct labor as fixed cost for three reasons. So, pakibasa na lang tong part na to. Yan, sa theories naman na to. Impact on lean production. When companies use lean production, production tends to equal sale. Yun nga po yung sa topic number one. Kapag lean production na siya, the production is equal to sales. So, meaning, kung ano yung na-produce mo, yun ang mabibenta. So, if production is equal to sale, the variable costing and absorption costing, pareho lang sila. Okay? There will be difference between variable and absorption income tend to disappear kapag nasa lean production na tayo. And that's it. Sige. So, yun lang muna for today. Prepare na tayo for your next class. So, I'll stop the recording. I'll stop the presentation.